Joe Lacob, mga idola, nagre-reklamo nga sa rula ng NBA. Nagre-reklamo dito kay Adam Silver patungkol nga sa issue ng luxury tax. Ito nga, mga idol, ang nasabi niya. Ang katotohanan nga daw ay 40 million lamang ang sobra ng Warriors sa kanilang luxury tax. Hindi nga daw yun maliit, pero dahil nga daw sa penalty ng luxury tax ay 200 million na ang kanyang babayaran. At ang hindi niya nga daw nakikita na patas dito ay ang kanilang top 8 players daw ay galing sa draft. Unfair nga daw yun itong ganitong sistema ng NBA. Sa palagay nga ni Joe Lacob na dapat yung mga teams na kumukuha ng mga free agents at tinatry na i-outspend ang ibang mga NBA teams ay ang dapat nga daw na malaki ang ibayad pagdating sa luxury tax. Pero kung kagaya nga daw nila, mga idol, kagaya ng Warriors na dinidevelop ang kanilang mga sariling players through the NBA draft, kagaya nilang nila Steph at Klay Thompson na tinrabaho nga daw at in-earn yung kanilang big contracts, ay bakit kinakailangan nga daw ni Joe Lacob magbayad ng 200 milyon pagdating sa luxury tax? Hindi nga daw yun patas. Yan nga ang kanyang reklamo, ang hindi niya nagustuhan dito sa rule ng NBA. At ganyan din, mga idol, pareha sila ni Draymond Green. Bakit nga daw itong mga NBA teams na binabayaran ng malaki ang kanilang mga sariling players na nakuha nga nila sa NBA draft ay kailangan mag-penalty? Kailangan nga magbayad ng luxury tax? Yan nga ang hindi maintindihan ni Joe Lacob at pati na rin ni Draymond Green. At kung sa totoo lang din, mga idol, may punto silang dalawa. Bakit parang pinaparusahan nga ng NBA ang kanilang mga teams na magaling mag-draft, magaling maganap ng potensyal at magaling mag-develop? Kaya nga, mga idol, yan ang nakikita ng hindi patas ni Lacob at pati na rin neto ni Draymond Green. Hindi man agad-agarang maripaso ng NBA yung rule na yan, pero magandang ang nagsalita at narinig neto ni Adam Silver, si Joe Lacob at si Draymond Green na nagre-reklamo. Baka makinig nga itong si Silver, mga idol, at reviewin at baguhin ang rule pagdating sa luxury tax. Pero anyways nga, mga idol, tingnan nga natin itong bagong Cleveland Cavaliers jersey for next season. Tatlo nga yung, mga idol, tatlong set. At mga NBA fans ay hindi nga nagustuhan ito. Parang practice jersey nga lang daw. Sobrang simple at walang ka-design-design. Walang kalatoy-latoy yung jersey ng team ng Cleveland Cavaliers. Pero kung i-rate nyo, mga idol, 1 to 10 itong bagong Cleveland Cavaliers jersey, ano ang ibibigay nyo? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ito namang si LeBron James, mga idol, is eligible na nga para sa 2-year 97.1 million contract extension sa Lakers. Hanggang August 4th, pwede niya yung isign. So 48.5 million per year, mga idol, ang pwedeng sahurin ni LeBron James kapag kinuha niya nga yung kontratang yan sa Lakers. Pero kagaya nga ng ating nababalitaan nung nakaraan, hindi pa nga daw sigurado si LeBron James kung magsasign na siya sa extension. Hindi nga sigurado kung mag-i-stay pa siya sa Lakers matapos nga netong napagulong sitwasyon nila. Hindi nga sila ngayon championship contender. Kaya nga, mga idol, baka mag-push ito kay LeBron James na i-test niya ang free agency next season. At ang kinakatakutan ng Lakers, ang kanilang bangungot na mangyari ay baka umalis itong si LeBron James. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!